Wow! Meron palang magandang park dito. Ito yung estero na nagkoconnect dun sa estero de la Reina. Dito po yung matatagpuan malapit sa Ongpin at yan po yung Ongpin North Bridge. Ang pagpapaganda ng mga estero dito, paglalagay ng mga park, ay para mabantayan na rin itong mga estero, hindi na magtatapon ng mga basura at higit sa lahat wala ng mga squatter area. Kitang-kita mo naman dito sa likod ang tataas na ng mga gusali dito. Kung ganito pa naman ang lahat ng mga itsura ng estero dito sa Manila, tsak na gaganda at magiging pasyalan din ito ng mga tao. Meron na ring linear park dito sa Estero de Magdalena. May kita mo naman to, ang ganda. At nilagay na rin ng mga metal fence. Patuloy ang bank improvement dito sa Estero de Magdalena. Ito yung paglalagay ng mga steel sheet pile para mas lalong tumibay ito. Malaking impact ang paglilinis ng mga estero dahil itong mga estero ay nagkoconnect dito sa Pasig River. Tapos itong Pasig River naman ay nagkoconnect sa Manila Bay. Kaya kung ano man ang mga basura na tinatapon galing sa mga estero, dadamay din itong Pasig River at Manila Bay. Kaya naman kasama din ito sa Pasig River Urban Development. Ito yung paglalagay ng mga esplanad at higit sa lahat ang pagbibigay ng mga relocation ng mga informal sectors para mabawasan na ang mga nakatira malapit dito sa Pasig River. Nandito tayo ngayon sa Pasig River. Etong sa harap, ito na po yung Binondo, Manila ngayon. Nakikita nyo ba itong Pasig River ngayon, no? Walang mga basura. Dahil nagsimula na yung Pasig River Urban Development dito, kung saan sa pagpapagawa ng esplanade dito, parang pasyalan. Ngayon, bukod pala sa Pasig River na linisin at papagandahin yung mga area dito, kasama din dito yung mga estero. Dahil yung mga estero na galing dito sa ibang lugar ng Manila ay nagkoconnect din yan dito sa Pasig River. Kaya kung maraming basura sa mga estero, dito rin napupunta yan. Tapos after this Pasig River, nagkoconnect naman to hanggang dun sa may Manila Bay. Alright, so pupuntahan natin ngayon itong estero dito dun malapit sa Ongpin North Bridge. Dito papasok tayo ngayon dito sa Quintin Paredes. Alright, so kita mo itong flood control dyan, no? Yan yung flood control gate dito. Okay, nandito na tayo sa Quintin Paredes. Pasok na tayo ngayon dito sa arko ng Binondo, Manila. Tignan mo naman yung mga building dito sa Binondo. Ang ganda, no? Yan yung bagong pintura. Diba? Mas magandang tignan ngayon. Isa rin sa mapapansin nyo sa Quintin Paredes, meron ng dragon lamppost dito. Kaya lang yung mga spaghetti wires, di ba? Grabe, oh. Grabe yung lukot-lukot. So dito sa may dragon lamppost, ginawang parkingan yung ibang ilang portion dito ng kalsada. Nandito na tayo. Kakanan tayo ngayon dito sa Ongpin Street. Dito tayo papasok. Dahil madadaan natin yung Mandarin na park dito. Doon kasi sa Mandarin. Ganito yung mangyayari sa mga plant box dito. Ito naman yung dragon lamppost, oh. Di ba? Kapag napapabayaan siya, naging imbaka ng mga basura, oh. Ngayon, meron na siyang parang park na pwedeng daanan ng mga tao. Ito yung Ongpin Street ngayon. Dito yung sikat na lugar na bilihan ng mga jewelries. Alright, ito na. Welcome to Manila, Chinatown. Grabe pala yung sikip dito. So dito din pala bilihan ng mga sikat na mga pagkain, lalo na yung mga noodles. Dito sa Salazar Street, marami yun dito.
Alright, nandito na tayo sa Tulay. Ito na yung Hongpin North Bridge. Alright, nandito na tayo sa Hongpin Street. Dito din pala pwede kayo makabili ng mga prutas. Dami dito. Okay guys, pupunta tayo ngayon doon sa may Northwind Bridge dito ng Hongpin. Ito yung sitwasyon dito ngayon sa mga sidewalk area. Aray, puno pala ng mga kano. Construction dito sa kalsada. And so ito na kabayan yung Mandarin. Ito na yung Mandarin area. Kitang-kita mo yung ganda na dito, oh, di ba? Meron na siyang bench, may mga puno. Meron ng mga lights. At ito siya. Itong estero na to, ito yung nagkoconnect sa Estero de la Reina. Dito yan, papunta yan dun, Estero de la Reina. Ito po yung Hongpin na North Bridge. So mapapansin mo sa kabila, meron siyang metal fence dyan para hindi basta-basta magdapo ng pasura dito. Kung ganito kaganda yung estero dito sa de la Reina. So maraming pa tayong mga estero dito sa Manila na kailangang pagandahin. Tsaka gagawing para siyang park dito. Ito siya, ang labasan nito doon sa Benavides Street. Kita mo naman yung pagbabago dito. Yung paglinis at pagpapaganda dito sa mga estero, sa tulong ng Filipino-Chinese community yan. Ganito kadami yung mga basura na nakukuha. Ito naman siya, ito yung panangga ng mga basura para hindi siya papasok sa kabila naman. Araw-araw nila nilinis yan. Yan yung gamit nila. Dito muna iniwan to. Ganyan kadami yung mga basura na nakukuha nila. Mga estero. Kaya naman malaking tulong din paglalagay ng metal fence dito. Sa likod naman ito po yung mga building na malapit dito sa Binondo, Manila. Ito may mga malaking building ito, mga residential condo. Ito yung magandang kung dito na may open space. Natin natin yung labasan nito. Ito siya, meron ding way ito papunta dun sa Estero de Magdalena. Meron na rin hagdan dito, tinan mo sa kabila. Yun, meron din sa kabila, meron na rin mga fence. Metal fence yung bawat gilid ng Estero. Ito siya, ito na yung sa Benavides Street. Dito yung daanan. Marami din mga tao dumadaan dito. Nandito na tayo sa Sabino Padilla Street. Doon lang tayo galing kanina, yung sa may Hongpin North Bridge. Ito na may karugtong dito ng estero. Isa sa mapapansin nyo dito, nakaserado. Meron lang barbed wire. Merong mga fence dito. Para hindi siya basta pasukin.
itong estero at saka basta magtapon ng basura. Tingnan mo dito. Dapat ganyan, no? Para hindi bahayan ulit itong estero. Nakasirado lahat yan. Meron lang siyang gate dito. Tsaka itong daanan nyo. Nandito na tayo sa Recto Avenue. At ito po yung Estero de Magdalena ngayon. Makikita mo dito, meron na siyang flood control gate. Yan yung magiging protection kamay kapag malakas yung ulan, umapaw. Yan, binababa yan siya. Alright, at tignan natin yung mga pagbabago ngayon dito sa Estero. Itong Estero de Magdalena dati, ito yung puno ng mga barong-barong. O ngayon, linear park na siya. Ito. Yeah. After nagawa ng linear park to, meron pang kasunod na ginawa dito. Lalo na itong paglalagay ng mga metal fence. Tapos itong mga flood control gate. Tapos itong booster pump. Usually ginagamit to kapag malakas yung ulan. Tapos malakas yung apaw ng tubig dito sa estero. So, kitang-kita mo dito, di ba? Marami ng mga halaman, no? Saka mga puno. Tapos ito naman siya, nami-maintain yung kalinisan dito. Lalo na yung mga basura. Ang paglalagay din pala ng mga metal fence dito ay protection yan sa estero. Para hindi basta mag-tapo ng mga basura dyan sa estero. Di ba dati, puno talaga yung mga basura dyan. Lalo na yung mga marami pa mga squatter na nakatira dito. Kasi marami nagtatanong nito, after daw nagawa ng linear park to, ano daw yung kasunod? Kasi di ba nabutan natin dati na binungkal to eh, itong plant box. Binungkal yan siya tapos naglagay ng mga metal fence dyan. Isa rin sa mga ginawa nilang project dito ay itong paglalagay ng mga steel sheet pile. Tinatawag bank improvement dito sa Estero de Magdalena. Tingnan mo sa kabila kabahay, no? Halos yung mga kabahayan dito, meron na silang nilagyan ng mga metal fence. Di ba? Dati kasi nakabukas nito eh. Dito sa dulo naman, kita mo itong mga bahay dyan, no? Ito yung wala pang mga metal fence, saka yung steel sheet pile, wala pa dyan. Ganito kadami pa yung mga bahay dito. Alright, nandito na tayo sa dulo. Pansin nyo dun sa unano, di ba? Meron na siyang metal fence. Yan yung nilagay nila para hindi pa sa magtapon ng basura. Tapos dito sa kabila naman, ito na lang yung kulang pa. Tapos lalagyan pa ng mga steel sheet piling. Dito yan. Para pang protection din. Pero ayan o, kita mo dito kung gano'ng kadami pa. Ito pa yung kailangan mabigyan ng relocation dito. Marami na rin nabigyan ng relocation dito sa Cavite, sa Bulacan. Kaya lang yung iba kasi dito bumabalik sa Manila. Dahil nandito yung means of livelihood nila, dito nag-aaral. Tapos yung mga kamag-anak nila nandito din. So ayan, yung iba bumabalik dito sa Manila. Ang number one na hinahanap talaga nila dito pag na-relocate sila ay yung trabaho. So kita mo to, yan yung paglalagay ng steel sheet piling. Yung steel sheet pile, yan yung magiging protection dito kasi alam nyo naman na puro tubig dito para mas maging matibay itong foundation or itong kalsada dito. Bali kung na-demolish itong mga bahay dito, yan yung kailangan pa ng relocation. Kasi dito, relocation muna bago sila mag-demolish. So, ito yung kung kabahay, no? Yung ito din yung ginagamit para pang dredge ng mga burak dito sa estero.
Bali dito, nagsisimula na rin sila. Ayusin pa to. Yan yung, ito yung sa plant box. Bali, maglalagay pa sila dito ng steel sheet pile. Yan na lang yung kulang eh. After malagay ng steel sheet pile itong gilid na to, yan, saka lalagay ng mga metal fence. So ito guys, pakita natin itong sitwasyon dito sa kabila. Ito may bahay na rin, di ba? Oo, sa kabila rin. Ah, yung tubig niyo ma'am, may sarili metro to? Wala. Ah, saan galing yung mga tubig ma'am? Meron din. Meron din? Kasi yan. As in kuryente, meron din. Ayan. So ito kami, naglagay sila ng extension dito sa taas. Para dito sila makipag-upo, tsaka makipag-chismisan ma'am, dito na. Ayan, di ba? Dito sila makipag-chismisan kasi minsan sikip na dito sa kalsada. Ganito ka narrow lang pa rin daanan. Dito lang talaga yung daanan nila sa isang para makalabas dito sa Latore Street.